sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 11th linggo ng karaniwang panahon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang-langin, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalululok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglohog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel.
Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang niwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapas sa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pa't ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 11th linggo ng karaniwang panahon. Nakakailang pagbibilangin niyo po, nakakailang taon na ba kayo na nagsisimba? O ilang taon na ba kayong nagdarasal? Ilang taon na ba kayong nagdidebosyon sa Poong Jesus Nazareno? Ako bilang pari, 8 taon na akong pari. Dito sa Quiapo, five years dito sa Quiapo. At umaabot ba sa punto nyo na, kasi sa pagninilay ko po, no, parang umaabot din ako sa punto na pinangihinaan, dala ng disappointment. Kasi, halimbawa, ako, no, bilang pari dito sa Quiapo, in charge sa formation, pagbibigay ng formation. Madalas, ako ang nagbibigay ng katisismo tuwing Biyernes dito. No? Bagamat nahinto tayo, pero linggo-linggo o tuwing Biyernes, nagbibigay tayo ng katisismo para mas maintindihan ng deboto yung mga sakramento, salita ng Diyos, no, na dapat maunawaan. Nagbibigay ng formation, no, sa mga iba't ibang organization dito sa Quiapo. Maging sa mga staff, no, binibigyan natin yan. Monthly formation. At ang intention nito, objective nito, sana mas maging mabuting manggagawa,
mabuting mga volunteers, no, ang mga naglilingkod, no, pero minsan umaabot din sa punto na napapaisip din ako, no, may nangyayari ba? May nangyayari ba sa formation? Minsan gusto ko nang wag na nga lang tayo magbigay ng formation kasi parang wala naman. Nag-aaway-away pa rin. Sila-sila nagpapatulan. Reklamo dito, reklamo dun. Itinuro mo naman sa kanila, di ba? No? Harang kayo po, di ba? Kahit sa bahay ninyo, no? Araw-araw mo namang pinangangaralan, araw-araw mo namang sinasabihan, pero ayaw makinig. So umaabot ba kayo sa punto na parang ayaw mo na? Kasi sa tingin mo, sa tingin natin, parang walang nangyayari. Meron ba kayong ganong experience? Na maganda kasi, na ngayong araw na ito, sa ating mga pagbasa, sa pagdiriwang natin, sa pagpapaliwanag ni Kristo, sa kung paano makikita, maintindihan ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ngayon ay parabang sinasagot yung tanong ko na may nangyayari ba? Yan. At ang sagot, isang malaking oo. May nangyayari. Yun nga lang, hindi sa inaasahan kong pamamaraan, may nangyayari at mangyayari ayon sa kagustuhan ng Diyos. Siguro lang, no, dahil nga, siyempre, pag ang tao nag-expect, pag nagbigay ka ng formation ngayon, sa susunod na linggo, mababait na sila. Ganun kasi, di ba, no? Pag nagbigay ka ng formation, pag nagsimba ka ngayon, no? Inaasahan natin, maraming tao na umaasa na mabait ka na. Hindi ka nakakabit. Hindi ka nasasama sa maling relasyon. Eh, narinig nyo na yan last Sunday, di ba? Pero, no, sabi nga, tayo ang katawan at dugo. No, sa tinatanggap nating katawan at dugo ni Kristo, tayo rin ay nagiging bahagi ng katawan ng Diyos. Narinig na natin yan. Eh bakit ang ginagawa pa rin natin? Kahalayan, kalaswaan. Diba? Pero yun nga po, ang linggong ito ay nagpapaalala ng katapatan ng Diyos, ng pagkilos ng Diyos. Na maintindihan natin na hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Isang katotohanan na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, wala kang magagawa kapag hindi ginusto ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Pwedeng sabihin natin, ano ba, Lord? Higit isang taon na kaming nagdarasal ng Oratio Imperata. Nakadalawang version na kami. Hanggang kailan pa kami mag-face mask, face shield? May nangyayari ba? Kasi gusto natin, pag nagdasal tayo ngayon, himala, milagro, mamaya o bukas, wala na. Ang sabi doon, di ba, na yung paggamit ng maliliit na bagay, ganun kumilos ang Diyos. Hindi biglaan. May pagkilos ang Diyos na uunti-untiin niya. Hindi pwedeng mabait ka na agad bukas kasi gusto ko mabait ka na bukas, ha? O mga lay minister, wala nang magbibisyo, wala nang magsisigarilyo bukas. Hindi eh. Kasi may proseso na pagdaraanan na kailangan maintindihan ng tao. Kailangan kong maintindihan, may proseso na dapat pagdaanan. Ang kailangan lang natin, maging mapagpasensya,
ang kailangan natin manampalataya kahit hindi natin nakikita. Di ba yun ang paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Sa pananalig natin sa mga bagay na hindi natin nakikita, yun ang pananampalataya. Pero ang kailangan lang, patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti kahit maliliit na bagay. Simulan mo sa maliit na bagay. Kung paanong sinimulan mo sa maliit na bagay ang paggawa ng masama, mas lalo tigil, simulan mo sa maliit na bagay ang paggawa ng mabuti. Kasi doon tayo hahatulan pagdating ng araw. Ano ba ang nagawa mo? Mabuti o masama? At pinaalala din naman sa atin, di ba, sa unang pagbasa, para walang imposible sa Diyos. Pwede siyang magpatubo ng puno sa tuktok na kahit disyerto, hindi nabubuhay ang anumang halaman, pwede siyang magpatubo doon ng isang usbong. Ganon kumilos ang Diyos. Kaya no, maganda lahat tayo mapalalahanan, tuloy lang po ang dasal. Kung akala natin walang nangyayaring mabuti, meron. Kahit na, ilang taong ka nang may sakit, kahit na pabalik-balik ang kanser o anuman, tuloy lang sa pagdarasal. Kasi nga, wala sa atin, kundi nasa kamay ng Diyos ang lahat. Gusto natin maranasan yung langit. Gusto natin maranasan ang pagbabago. Hindi yan mangyayari sa biglaan. Parang sa estado ng ating gobyerno, hindi yan titino sa mga rally-rally natin. Puro rally-rally kasi gusto natin palitan lahat. Gusto natin abrupt. Inagsisimula yan, di ba? Sa pagboto ng tama. Isa lang. Isang boto lang, doon nagsisimula yung malaking pagbabago na gusto nating mangyari. Hindi ko alam, no? Pero nananatili kasing misteryo ang pamamaraan ng Diyos. Pero ang paraan ng Diyos, laging tama. Ang paraan ng Diyos, kahit hindi mo maintindihan, para sa ikabubuti nating lahat. Kaya sana po, katulad ko, mapaalalahanan ngayon na kung pinangihinaan ka dahil akala mo walang nangyayari, ituloy mo lang ang dasal, ituloy mo lang yung bahagi na hinihingi sa iyo ng Diyos, yung gumawa ka ng mabuti kahit maliliit, pagdating ng araw, makikita natin itong lumalago at lalago. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa.
ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, naghihingalo, mga may hirap, at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ibagulob mong kami huwag magkulang sa mga na iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya,
Minaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. The living cup,
the living bread of God. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat. Maaari na pong lumabas ang